Hello guys, welcome back to our tutorial. Ang topic naman natin for this video is all about object method here in Java. Okay, so ano ba talaga yung object method natin? Kung sinabi natin object method, they are an actions that can be performed on an object. Okay, so ibig sabihin, ito yung mga pwedeng gawin ng mga objects natin. Ito yung mga pwede nilang maging function. And then object methods are considered as the object purpose. Okay, ibig sabihin yung mga object natin, sabi ko nga sa inyo, meron silang mga purpose or meron silang mga ginagawa. Okay, so yung mga functions nila. And then at the same time, object method declared inside an object class. Okay, so ano yung bakit ganun, no? Inside object class? Kasi napag-aralan naman na natin before yung methods bago pa tayo mag-OOP, di ba? Okay, pero yung methods na yun is dine-declare lang natin, let's say for example sa main class natin, di ba? While itong object class ay object method natin, dine-declare naman natin siya inside our object class. And yung object class natin, yun yung mga aside from main class natin, katulad nito, ayan, may meron akong main class, itong object methods natin na class, yan yung main class natin. Ano naman yung object class natin? Halimbawa, nagawa ko ng panibagong object, okay, katulad nito, object class to. Ayan, so pag nagdagdag pa tayo dyan mamaya, meron pa tayo isang object class na gagamitin. Ano ba itsura or ano ba example ng ating object method here in Java? So ganito yung pagde-declare sa kanya. Okay, syempre, sabi ko nga sa inyo, nasa loob siya ng object class natin. Let's say, for example, public class, tapos yung pangalan ng object class natin. And then, makikita natin doon sa loob, doon natin i-declare yung ating object method. Okay, so ito yung syntax niya. Merong modifier, merong return type, merong method name, then pwede rin meron siyang arguments, pwede rin siyang wala, depende sa paggamit nyo. Pwede rin siyang walang modifier, and then pwede rin siyang avoid yung gamitin natin. Diba? Ito, ang modifier natin, example natin is public, ito naman halimbawa is yung string, o di kaya yung void, diba? Yung int, and then ito yung pangalan ng ating magiging method. Okay, so para mas maintindihan nyo, gawin na natin dito sa ating tutorial. Okay, so mag-codings na tayo. Okay, so dito meron akong package na ginawa, then object methods yung package. And then now, ang gagawin kasi natin is, ang trabaho kasi ng object methods natin, sabi ko nga, pwedeng yung object na yung mismo magsalita or magpakilala ng sarili niya. Okay, halimbawa, pwede silang mag-usap. Okay, so katulad na lang ng gagawin natin, halimbawa itong example natin, kumuha ko dito ng, ayan. So, ito yung gawin natin, example lang, so, sa mga nakakaalam or naglalaro ng Mobile Legends dyan. So, ganito yung gagawin natin. The dance of the swans is so graceful and charming. Okay, so yung pagka na-pick yung hero natin or yung na-select natin yung hero natin, di ba may narinig kayo mga binabanggit nila, yung mga entrance code nila na tinatawag. Okay, so yun yung gagayahin natin ngayon once na na-pick yung hero na, specific hero na dito sa Mobile Legends. So continue natin yung ibang gagayahin natin. Let's say for example, kay Sicilian. Only love and night are everlasting. To witness the handsome. Tapos kay true love is like love. Okay, so subukan natin gayahin yung mga sinasabi nila gamit itong object-oriented programming natin here in Java. Okay, so unang-una muna natin gagawin is kailangan natin gumawa ng constructor. Sana naman natatandaan nyo pa yung constructor natin. Ano? So, gawa muna ako dito ng panibagong class natin. And then, ang itatawag ko dito is ML Heroes. Okay, so ganyan yung ipangalan natin sa kanya. And then, object class to, so hindi to yung main class natin. Ayan, so nasa loob siya ng ating package na object method. Ano? So, ito yung pangalan ng class natin. Okay, continue tayo. Sa loob ng public class natin or ng object class natin, is gagawa naman tayo doon ng ating constructor. Okay, so, kung natatandaan nyo, pag sinabi natin constructor, pag nag-declare tayo sa kanya, pangalan niya dapat yung class object natin. Diba? Yung class name nung kung saan siya nakalagay. So, gayahin lang natin siya, copy-paste lang natin siya. And then, gagawa tayo dito ng mga arguments natin. Ayan, so, dyan natin ilalagay yung mga arguments na ipapasok natin dito. Katulad na lang halimbawa nung role, yung specialty ng hero, line laning, okay, yung HP niya, okay, yung mga example na gagamitin natin. Okay, so, declare tayo dito ng mga variables na gagamitin natin. So, string tayo, and then hero name. Ayan. Next is yung role. Ayan, tapos yung specialty. Ayan, ano ba yung nagagawa niya? Tapos, laning recommendation. Ayan, ganyan na lang natin. Followed by, gawa na rin tayo dito yung ano, hero line. Ano ibig sabihin hero line? Yung mga binabanggit nila, ano, binabanggit nila na kapag, kung naglalaro kayo, pag naglalakad sila or nagbabato sila ng skills, binabanggit nila yung mga lines na yan. Okay, so meron din tayo entrance code. Ayan, entrance code yung gagamitin natin. Next is, gawa rin tayo ng integer na gagamitin naman natin sa kanyang HP na attributes naman. Okay?
So, yung hit points na tinatawag. So, dito, ina na lang natin to. I-nine natin to. Kasi, ang una natin example is yung entrance code na natin. Okay. So, dito sa constructor natin, gagamitin natin itong mga variables na to. Okay? Para magamit natin yan, is kailangan natin gumamit ng this. Diba? So, sana natatandaan niyo pa yung purpose ng this. Okay? So, declare lang natin to. Ayan. Tapos, string. Tapos, yung role natin. Ito kasi yung mga hihingiin sa atin mamaya. Tapos, string. Specialty. Okay? And then, line recommendation. And then, the next one is, ito na lang muna HP natin. And HP followed by ecoat. Ang HP natin, nakalimutan natin that, that is int. Okay, followed by ecoat na string naman. And then, the last one is yung ating hero line. Okay, so masyado siyang mahaba. Pwede nyo itong iganto. Sige, okay na yan. Pero pwede nyo naman siya ganyan. Yan, para lang mas... mas madali siyang tignan, hindi masyadong mahaba yung codes natin kung anayin natin. Okay, so ayan yung pagkakasunod-sunod ng mga isasalpak natin dito sa ating constructor na ML Heroes. Okay, so next naman natin gagawin ay mag-i-initialize naman ng mga variable natin dito sa loob. Okay, so ngayon gagamit na tayo ng this. Okay, so yung this natin, okay, kagandahin yan is pwede natin itong gamitin. Ayan o. Ayan, is equals to, ayan din, siya din. Ayan lang. So, hindi ka na mag-iisip ng panibagong variable na gagamitin mo dyan para sa, nagre-represent sa each name natin. Okay, so, yun yung kagandahan ng this natin. The next natin is yung, copy-paste ko na nga lang to. This, tapos yung role. Ayan, is equals to role. Next is yung ating, copy-paste na lang. After ng role natin is yung specialty. Ayan. Tapos, line recommendation. Ayan, yung next naman natin is yung ating e-code. And then, the last one is yung ating, ayan, hero line. Nakalimutan natin yung isa, ating HP. Hinuli ko yung ano, ayan, hinuli ko yung dalawang to kasi later pa naman natin to gagamitin pagka meron na tayong object method. Okay, so try na natin siyang i-display. Okay, so i-display natin tong, ayan, itong first 5 information na to about dun sa mga hero natin. Okay, so gamit tayo ng system.out.print s out tapos tab, okay? And then, ang ilabas natin is itong hero name natin. Hero name. Ayan. Tapos, string concatenation tayo. Tapos, ito yung gamitin natin. Ayan. So, next nyan, ayan o. Kung makapansin nyo, itong each name na to, ang tinutukoy niya dito is yung variable inside this constructor. Okay? Hindi itong local or global variable natin dito sa class natin. Okay? So, next niyan is gawa naman tayo for, copy-paste na lang rin natin to. Gawa naman tayo for role. Ayan. Role tayo. Tapos, gawin naman natin yung para sa specialty. Ayan, specialty. And then, ito yung ginamit din natin na variable. Next is, lagay na natin yung line recommendation nila. Okay, line recom. Bilang natin to. Tapos ito ay, buuhin na natin. Ayan. And then, the last one is yung hit points or yung HP natin. Ito, HP na lang siya. Ayan. Okay, so meron na tayong constructor na nagawa dito. Okay, so paano ba natin siya tatawagin dun sa ating main class? Dito sa, ayan, itong public static void main natin. Okay, so para matawag natin siya, kailangan natin gumamit nung ating, or kailangan na natin mag-instantiate. Okay, so sana natatandaan nyo or di nyo nakakalimutan yung pag-instantiate ng constructor natin. Okay, so dito, gawa tayo dito ng object natin na ML Heroes. Ayan, so laging umpisa natin is yung pangalan ng ating constructor, no? ML Heroes, sabihin natin Hero 1 to. Ayan, diba? Hero 1 natin, and then followed by equal sign, and then new, tapos yung pangalan ulit ng constructor natin, and then open close parenthesis. Ayan. So, dito sa loob ng open close na to, dyan natin ilalagay yung data natin, or yung mga attributes na hiningi dito, katulad ng hero name, role, specialty, line recommendation, HP, yung codes natin, tsaka yung hero line natin. So, dyan natin ipipill up.
Okay? So, try na natin mag-fill up dyan. Okay? So, paano ba tayo mag-fill up ng ating attributes dito? Okay? So, pwede natin itong i-enter din. Okay? So, unahin muna natin dito si, for zero natin, halimbawa, ay si Cecilion muna. Okay? So, yung example natin sa mga nakakalam, no? Ito yung mga lab team na mga heroes. Okay? Anong unang hinihingi natin sa atin? Ang unang hinihingi sa atin is itong, ayan. Okay? So, copyin nga natin to. Para hindi tayo malito. Okay, so ang unang hinihingi sa atin ay, yan, ang unang hinihingi sa atin is yung hero name. Okay, siya yung string type, kaya may double quote siya. Followed by role, ang role niya is mage. Okay, next, ano hinihingi sa atin? Yung specialty niya. Okay, so ang specialty nito ni Cecilion is, ayan, burst and poke. And then, the next one is yung ating line recommendation niya. Ang line recommendation niya ay usually ginagamit siya for mid laner, no? Okay. So next niyan is ipasok naman natin tong kanyang HP. Okay, so ang HP niya based na lang din na search ko dun sa ibang mga website, yan yung HP niya, 2,425. Okay? And then the next one is ipasok naman natin yung enter muna natin to, no, para hindi mawala sa ano natin, screen natin. Okay, so next naman natin na isasalpak dito is yung ating entrance code. Ayan, yung entrance code natin. Okay, so kung natatandaan nyo kanina is noong kinilik natin si Cecilion, ang lumabas na message is ganyan. Ayan yung sinasabi niya pagka nasa-select natin siya. Only love and light are everlasting. Okay, so next niyan is yung line. Okay, so meron mga binabanggit sila during in-game. Ito yun. So, ito yung isa. Okay. So, nakalagay dyan, no one is more sincere than Cecilion. Okay, so gagamitin natin ito mamaya pagkausap niya na si Carmilla, na partner niya nga dito sa laro na to. Okay, so nakapag-declare na tayo, I guess, okay na yung ating constructor. Okay, naka-line pa siya na gray kasi hindi pa naman natin siya nagagamit. Okay, so try na natin tawagin siya dito or i-run natin itong ating program. So, try natin kung lalabas na or meron na tayong output. Ayan, so gumana na siya. Meron tayo ditong output ng lagay natin si Cecilion. Ayan, kung matatandaan nyo kanina, itong, ayan, no? So meron siyang role, yung pangalan. Okay, hindi na lang natin to sinama, ano, yung mga durability. Ang kinuha na lang natin is yung information about role, specialty, line recommendation, and then HP. Sinama na lang natin para may example tayo ng integer value. Okay, so siya is mid laner. Okay, so next nyan is gawa pa tayo ng isang hero natin, na gagamitin nating example dito sa ating tutorial. Gamitin naman natin ngayon ay si Carmilla. Okay, so yung H2 naman natin. Okay, so try natin dito. Paste na lang natin yan. Ito naman yung si Hero 2 naman natin. Siya yung Hero 2 natin. Okay, so try natin dito. Ang pangalan niya is, siya ay si Carmilla. Okay, and then siya ay support. And then, ang ano niya naman, specialty naman niya is crowd control and damage. And then, si Carmilla naman ngayon is so far ay roamer pa yan. Okay, so next is ito yung entrance code niya na binabanggit. Ayan, so true love is like blood. True love is like blood. And then, ito yung gagamitin nating hero line niya. Okay, so, no one could hurt me when I'm in your heart. So, ginagamit niya yan pag, kung di nagkakamali pagka nagsama sila ni Cecilion. Okay, so, try na natin gamitin ito, ano? So, try natin siyang pagganahin. Punta na tayo doon sa ating, test muna natin siya kung gumagana. Ayan. So, gawa tayo dito ng, yan, para magkaroon siya ng next line. Ayan, so gumagana na siya. So, ay, hindi natin napalitan itong ating HP line, HP ni, ayan. Ayan. So, gumagana na siya. Ayan. So, si Carmilla ay support. Crowd control siya. And then, leaning recommendation. Roamer siya. And then, ang HP niya is 2,378. Okay. So, try naman na natin ngayon na pag ito yung mga objects natin, di ba? Hero 1 and then hero 2. Try natin naman na sila yung magsalita or sila yung mag-introduce sa sarili nila. Okay. So, gawa tayo dito ng ating object methods. Okay. Na binabanggit natin kanina. Okay. So, subukan natin na gawin yung introduce natin. Let's say, ano ba yung syntax natin? Ayan, no? Modifier, return type, and then method name, then arguments. Pwedeng, ang gagawin natin ngayon is ito lang. Wala tayong gagamiting modifiers. Kasi, nasa same package naman sila, no? Nasa, ayan, object method package naman sila. Okay, so, ang gagamitin natin dito is void na lang. Since, string lang naman yung ilalabas natin. So, lagay natin dito, hero introduce.
Okay, halimbawa dito yung mag-i-introduce yung hero natin, halimbawa pagka pinagsasalita natin sila, okay? So dito ilagay natin ay hi, I am, space lang natin, and then string concatenation, tapos yung pangalan ng hero natin. Ayan. Ayan. Okay? So try natin dito. Ayan. So yun yung ginamit natin, ano? Hi, I am, tapos yung pangalan ng hero. So test natin ito si H1 dito. Okay, paano ba natin gamitin yun? Paano ba natin siya ma-access? Okay, salita natin. Okay? So para ma-access natin yung object method natin, ang gagamitin lang natin, kailangan natin itong dineclare nating object dito. Ayan. And then that, and then lalabas na dito yung ginawa natin na object method kanina. Ano, huwag kayo malilito sa object method at saka dito sa mga variables na ginawa natin kanina. Okay? So, palatandaan doon is ito. Meron siyang void sa gilid. Okay? So, click lang natin yan. And then, sabi ko nga sa inyo, pwede na natin siyang tawagin or pwede na natin palabasin yan. Okay? So, gawa lang tayo dito ng isa pang system out para may line tayo. Okay, try natin pagganahin itong introduce na to. Si H1, nag-introduce. Sino ba H1 natin? Siya ay si Cecilion. Ayan. Hi, I am Cecilion. So, lumabas na yung output natin. Diba? Okay, so next naman is, ang magpapakilala na naman, for example, ay si H2 natin. Dot. Ayan. So, pwede niya rin gamitin yung introduce na object method natin. Okay, so try natin i-run. Ayan. Hi, I am Carmilla. I am Cecilion. I am Carmilla. Okay, so sana nagigets nyo na kung ano yung nangyayari dyan sa, ano natin, sa tutorial natin. Next nyan is, subukan naman natin na gumawa pa ng another hero dito. Okay, so try natin mag-create ng next hero dito. Halimbawa sila, Odeth and yung ating Lancelot. Okay, so check natin yan. Okay, so to copy paste na lang natin. Ayan, so ito naman si hero 3 natin. Okay, and then ang i-ano natin sa kanya, pangalan niya is si... Ayan, si Cecilion. Then, syempre, siya ay assassin. And then, ang specialty niya is, ayan, chase and burst. Okay? So, kaya ako nagka-copy-paste na lang dito kasi naka-ano na to eh. Meron ako na-search nito ng mga info na yan. So, ano siya? Siya ay jungler. And then, ang HP niya is 2549. And then, ito yung binanggit niya kanina nung na-click natin siya. Na-select siya. Ayan. Time to witness the handsome. Okay, so ito naman yung sa kanyang hero line. Okay, so ayan, so yan yung mga yan yung binabanggit niya kasi partner nga sila niya ni Odette. Okay, so gawin naman natin ngayon is si Odette naman na hero natin. Ayan, so walang tayo dito. And then copy paste natin 'to. Then siya ay hero 4 natin. Okay? So, ang pangalan niya is, syempre, siya si Odette. And then, siya ay mage. And then, specialty niya is burst and poke. And then, means, alam ko ginagamit ito for, ano eh, mid eh. Pero, nakalagay niya side lanes. Pwede rin siguro siya side lanes. And then, ito yung binabanggit niya kanina kapag ka nagsasalita niya. Yan. The dance of the swan is so grateful and charming. The dance of the swans is so graceful and charming. And then ito yung gagamitin yung line. Ayan. So, why are they staring at me? Okay? So, try natin gamitin yan mamaya. So, try na natin. So, i-run nga natin kung wala tayong problema. Ay, nakalimutan ko yung HP niya. Okay, yung HP niya. Tapos, ang kay Lancelot naman ay tama. Okay. So, try natin ulit i-run. Okay, so, kumpleto na yung ating hero sample dito. So, meron tayong Cecilion, meron tayong Carmilla, meron tayong Lancelot, and then meron tayong Odette. Okay, so, nagsalita na yung dalawa. Okay, nag-usap na yung dalawa. Okay, so, try natin ituloy or banggitin yung mga lines nila, no? Gamit yung hero lines nila. Okay, so, gawa tayo dito ng another void. And then, tawagin natin itong hero lines. Okay, so, anong babanggitin nila dito sa hero lines na to? So, ang babanggitin nila dito, walang iba, kundi itong, nilagay natin dito, ayan. Ito. Ayan, each line nila. Okay? So, nag-ano na ba din? Ah, introduce pa lang pala yun, oh. So, try na natin yung, ito. Ayan. Yung entrance code nila. Ayan, so, ito pala, hindi pa to. So, entrance code pa lang yan.
Ayan, so entrance coat niya, and then e-coat yung lalabas. Okay, so then gawa naman tayo for hero lanes. Okay, so gamitin natin tong variable na to. Ayan, siya naman yung lalabas dyan. Ano? So lagay natin dito each lane. Ibay na lang natin. And then, I guess, okay na ata siya. So ibabato dito sa void natin, kukunin yung in-enter nating value dito sa main method natin. Diba? Yan yung mga in-enter nating value. Meron din naman natin sila nilabas dito. Okay, gamit yung constructor natin. Okay, so try natin. Pag-introducein natin si hero 3. Ayan, si hero 3 natin. Pag-introducein natin siya. Ayan, so run tayo. Okay, so sabi niya, hi, I am Lancelot. Okay, so next naman is pag-introducein naman natin ay si hero 4 naman natin. Ayan, so run natin. Okay, so ayan na, hi, I am Odette. Okay, so let's say for example, nag-usap itong dalawang si Cecilion at saka si Carmilla. Okay, so burahin ko lang to. And then si H1 yon, si Cecilion natin. H1, gamitin natin yung entrance code pala. Okay, mali pala, pagka na-select na natin, mali. Pagka na-select na natin si, ayan, pag na-select na natin si Cecilion, yung per zero natin, ano yung sasabihin niya? Okay, so i-run lang natin to, alba na-select natin siya. Ito yung sasabihin niya, ayan na. Only love and night are everlasting. Okay, so how about H2? Ano ba yung sinasabi niya kanina nung na-click natin siya? Okay, so try naman natin yung message niya. Ayan. So, true love is like blood. Okay? So, halimbawa, nag-usap silang dalawa. Okay, so, banggitin natin yung hero lines nila ni H1. Ano ba yung sinasabi nung lines na binabanggit ni H1? Okay? Ayan. So, run natin. Ayan. So, ito yung binabanggit nila. No one is more sincere than Cecilion. Okay? So, ano naman ang reply doon ni? Anong reply doon ni hero 2 natin? Okay? Anong reply ni hero 2 natin? Ayan. Ayan o. No one could hurt me when I'm in your heart. Okay? So, kapag ka magkasama kasi sila niyan, di ba? So, yun yung binabanggit niya ni Carmilla. Okay? So, punta naman tayo dito sa dalawa. Yung H3 tsaka H4 natin. No? H3 natin, halimbawa, anong code niya? Entrance code niya? Ayan, so time to witness the handsome. Okay, so next naman yan, how about si hero 4 natin? Ano yung sinasabi niya? Mag-entrance code din siya. Pag sinalik natin siya, anong binabanggit niya? Ayan, the dance of the swans, ayan, is so grateful and charming. Okay, let's say mag-usap sila. Halimbawa, nagsalita ito si H4. Ayan, si H4 nagsalita, binanggit niya yung line niya. Okay, so try natin, run. Ayan, so anong sinasabi ni Odette? Ayan, H4, why are they staring at me? Okay? And then, pwede natin ilagay dito as yung reply ni Lancelot, si H3 natin. Okay, lines. Okay, ano binabanggit ni Lancelot? Pag nag-run tayo, run natin. Ayan, so, Odette, beautiful Odette. So, yun yung madalas na line nila kapag ka nasa in-game sila, no? Okay, so yun yung mga kagandahan ng object method natin. Okay? So, kanina sabi ko sa inyo, pwede rin yan merong arguments. Okay? So, try naman natin gumawa nung merong arguments na example naman dito. No? So, paano naman tayo gagawa nung merong arguments? Dito, halimbawa, yung mga message na lang na binabanggit nila. Gawa tayo ng message. Okay? So, string, message. Ito na yung ating instead na void, gagamit na tayo ng string na return type natin. And then, dito yung ating arguments. Okay, so sa arguments natin, ang gamitin na lang natin is yung text na lang na variable na gamitin natin. Okay, and then dito sa loob, mag-declare tayo ng variable na msg. Ayan, msg is equals to text. Ayan. So, ito na yan. Ang ginamit natin. Then, mapupunta siya dito sa smg na message natin. And then, papalabasin natin dito yung message na tinype natin. Diba? So, ipiprint out niya. And then, i-return natin, syempre, yung ating message. Kulang pa tayo ng return type dito eh. Anong return eh? Ayan, tapos si SN. Siya yung i-return natin, ibabato natin. Papunta ng main class natin kung saan siya tinawag. Okay? So, ang tawag dito ay si message. Halimbawa, dito tayo sa... Okay, so dito na tayo. So, tanggalin na natin ito. Okay? So, run natin ulit. Okay, so wala na sila dito, no? Wala na sila dyan. Okay, so try natin gamitin yung... Lagyan pala natin dito ng ano? Lagyan natin dito ng... Ito. Para ano... Para mayroong pangalan. Ayan, tapos lagay tayo dito ng string concatenation natin. And then, ayan. Tapos, ayan. Tapos copy-paste na lang natin ito sa lahat. Ayan, tapos ang naging error natin. Kulang tayo ng plus. So, dito ay
Ayan, ganun din gawin natin dito. Lagyan natin siya ng message. Kulan tayo ng plus. Okay, so next nyan is return type natin. May plus dito, mali. Okay, so wala na tayong error. Okay, so try natin nga. Okay, wala. So punta tayo dito sa, try natin yung H1 natin. H1 dot entrance code. Run natin. Ayan, so si Cillian, ang sinabi niya is ganito, ano? Okay, so check naman natin yung, ito, ito gamitin natin tong string message natin. No? So dito, H1 dot, meron na tayo dito message yan. Okay, but this time, ito, kailangan na natin tumapilapan. Kailangan na natin malagyan. Okay? So halimbawa, sinabi ni, Cecilion is ganito. Hi, Carmilla. Okay? So, yan yung sinabi niya. Tapos, ano tayo dyan? Tapos, magre-reply naman si H2 natin. Okay? Si H2 natin ng message din. Okay? Halimbawa naman, ang sasabihin niya naman dito is hello naman. Ayan, hello Cecilion. Okay, so pagkaniran natin to, ayan, ayan, sabi ni Cecilion kay Carmilla, hi Carmilla, sabi naman ni Carmilla, hello Cecilion. Okay, so ganyan yung ano, ganyan yung object method natin na merong return value at saka meron ng mga arguments. Okay, so sana is may natutunan kayo dito sa ating tutorial. Kung meron kayong mga question, just comment down below para masagot natin kagad yung inyong mga messages. Okay, so that's all for this video. Thank you for watching.